Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatautin. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghayan naman natin ang ating virtual classroom rules. Again, i-feel natin na kahit tayo ay nasa bahay ay para pa rin tayong nasa eskwelahan. Lagi tayo dapat na on time. I-mute natin ang ating mga microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinatawag or may gustong sabihin. I-raise natin yung hand kapag gusto natin magsalita. Makinig maigi, huwag din sana tayong kumakain or may iba pang ginagawa habang tayo ay nagkaklase online. At ang pinaka-importante, have fun and do your best! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol pa rin sa module number 13, mga issue tungkol sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. At tayo ngayon ay pumapasok na sa ikalawang linggo para sa quarter number 4. At para sa ating mga obyeto, sa module na ito, ito ang inaasahang maipamamalas natin ng mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, napangangatwiranan na makatutulong sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa pagkatao ng tao at sa tunay na layunin nito ang kaalaman sa mga isyong may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad ng tao. Ikalawa, nakagagawa ng malinaw na posisyon tungkol sa isang issue sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Magbalik-tanaw muna tayo. Ano kaya ang mensahe na nais iparating ng slogan? Pag nirespeto mo ang dignidad ng ibang tao, para mo na rin nirerespeto ang sarili mong pagkatao. Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa gawain number 2. Ang panuto, punan ang graphic organizer na inyong makikita. Ayan. So nakikita natin no, sa may bandang gitna ang nakalagay ay ang aking pananaw ng issue or sa issue ng. So kailangan natin ibigay ang inyong mga pananaw kaugnay sa apat na isyong ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Para malaman nyo ang inyong puntos, bibigyan kayo ng rubrics para sa pagwawasto. Ito ang mga katangian na dapat ng inyong sagot. Una, kumpleto ang ibinigay na sagot. Sumunod, mahusay ang pagpapaliwanag. At maayos ang pagbuo ng pangungusap. Bibigyan kayo ng sumusunod na puntos. 5 puntos kapag taglay ang 3 pamantayan. 3 puntos naman rather kapag 2 pamantayan lamang ang nilalaman ng inyong sagot. At 1 puntos kapag 1 pamantayan lamang. Ang una, ano nga ba ang pananaw mo tungkol sa premarital sex? Magaling! Dumako naman tayo sa ikalawa. Ano naman ang iyong pananaw o posisyon kaugnay sa prostitusyon? Magaling! Dumako naman tayo sa ikatlo. Ano ang iyong pananaw o posisyon kaugnay naman sa pornografiya? Mahusay! At para sa ikahuli, ano ang iyong pananaw sa isyu ng sexual na pang-aabuso? Magaling! Dumako naman tayo sa pagpapalalim pa ng aralin. Tandaan natin ang ilan sa mga sumusunod. Ang rape, prostitution, pornografiya, premarital sex ay pangkaraniwan ng mga tema sa mga pelikula, telenovela at literatura. Sa internet na ngayon naman ay lahat tayo ay nakatutok, napakaraming mga website ang bigla na lang nagpa-pop up sa ating screen. Binabaha ang Facebook natin ng mga ganitong uri ng post. Kaya bilang kabataang pag-asa ng ating bayan,
na nawika nga ni Gat Jose Rizal, mahalaga ang iyong pagtugon sa mga isyong nabanggit. Binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng talino, isip, batas, likas moral at konsensya. Gamitin mo ang mga regalong ito upang makabuo ka ng pansariling paninindigan sa mga isyong kawalang paggalang sa dignidad at sekswalidad. Mag-isip din ng mga praktikal na paraan kung paano mo maisasabuhay ang wastong pangmalas mo sa mga sekswal na usapin. Patuloy na mamuhay ayon sa mataas na pamantayang moral salig sa kautusan ng Diyos. Sa pagsasagawa ng mga isyong sekswal na nabanggit natin kanina, marapat ding alamin ng tao lalo na ng mga kabataang katulad mo kung ano nga ba ang layunin nila or layunin mo if ever na gagawin mo sa pagsasagawa nito. At nararapat din na tignan sa ating pagpapasya kung ang pinipili ba natin ay yung mas mataas o mas mababang pagpapahalaga. So bilang isang tao, kailangan sa paghuhusga ay nararapat na piliin natin yung mga kilos na may mataas na pagpapahalaga o mataas na halaga. Maaari mong pagpasyahang gamitin ang mga sexual mong kakayahan, ngunit nararapat mong isipin kung ano ang tunay na halaga at layunin ng paggamit mo nito. Ito ang dahilan kung kaya't ang mga isyong sexual ay hindi nararapat na kasangkutan ng kabataang katulad mo. Alam naman natin ang iba't ibang mga isyong nabanggit natin katulad ng premarital sex, prostitution, pang-aabusong sexual at pornografiya ay wala naman talagang maidudulot na maganda lalo na sa mga kabataan kung ito ay gagawin. Diba? Alam naman natin na ang pakikipagtalik o ang mga sexual na gawain ay dapat ay isinasabuhay ng mag-asawa dahil ang tunay na esensya nito ay makabuo ng pamilya. Upang magbunga ng mabuti ang iyong pagpapasya, dapat na maging bukas ang isang kabataang katulad mo tungkol sa pinagdaraanan mo. Huwag mo itong itago o ilihim. Maghanap at paligiran mo ang iyong sarili ng mga kapamilya at kaibigang iyong mapagkakatiwalaan. Magbibigay sila sa iyo ng suporta at magkakaloob sa iyo ng lakas na labanan ang mga tukso. Maaari ka ring maghanap ng professional na tulong kung sakaling ikaw ay lulong na sa mga pang-aabuso ito. Dumako naman tayo sa pag-alam sa mga natutuhan. Pumili ka ng isang issue na natalakay at bumuo ng iyong malinaw na paninindigan tungkol dito. At ilalagay ito sa isang box na pwede mong gawin sa iyong sagutang papel. Ang rubric sa pagawas to, ang mga katangian ng sagot, kapag kompleto ang ibinigay ng sagot, mahusay na pagpapaliwanag at maayos ang pagbuo ng pangungusap ay magkakaroon ka ng 5 puntos. At kapag dalawang katangian lamang ang taglay ng iyong sagot, magkakaroon ka ng 3 puntos. At isang puntos naman kapag isang pamantayan lamang ang nilalaman. Magaling! Dumako naman tayo sa pangwakas na pagsusulit. Dito, kailangan mo lang isulat kung tama o mali ang bawat pangungusap. Tama kapag wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kapag di wasto ang isinasaad ng pangungusap. Una, ang panghahalay ay labag sa batas at ito ay may karampatang kaparusahan ngunit pinawawalang bisa ang kasalanan kung mag-alok ng kasal sa biktima. Tama o mali? Ikalawa, sabi nga ang prostitusyon ay isa sa pinakamatandang profesyon at hanap buhay ng isang tao. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit dapat gawin na itong isang legal na hanap buhay. Tama o mali? Ikatlo, malaki ang impluwensya ng pornografiya sa kaisipan at damdamin ng tumatangkilik nito. Tama o mali? Ikaapat, ang sekswalidad ay isang banal na bahagi ng ating pagkatao. Tama o mali? Ikalima, ang pagtatalik ay nararapat lamang isagawa ng dalawang taong may basbas ng kasal na naglalayong bumuo ng kanilang sariling pamilya. Tama o mali? Ika-anim, maaaring ipangatwiran ng isang nang aabuso sa sekswal na kaya siya natukso ay dahil sa paraan ng pananamit ng kanyang biktima. Tama o mali? Sumunod, ikapito, nagiging katanggap-tanggap at pangkaraniwan na lamang ang mga usaping pang-aabusong sekswal dahil ito ay malawakang nagaganap. Tama o mali? Sumunod, ikawalo, paggalang sa dignidad ng ibang tao ang magtutulak sa iyo upang igalang ang kanyang sekswalidad. Tama o mali? Kasyam,
Ang ideya ng pagpapakasal bago magtalik ay nag-aalis ng kalayaan sa mga kabataan. Tama o mali? At ang ikahuli? Sa Biblia, matatagpuan ang matitibay na pamantayang moral sa sex na dapat isabuhay. Tama o mali? Mahusay! Ngayon, dumako naman tayo sa pagninilay. Sumulat ng 3 paraan upang maingatan ang iyong sarili mula sa mga isyong sekswal na natalakay. At ang rubrik sa paggawasto natin, kapag kumpleto ang ibinigay na sagot, mahusay ang pagpapaliwanag, maayos ang pagbuo ng pangungusap, ay magkakaroon ka ng 5 puntos. At kapag 2 pamantayan lamang ang nilalaman, ikaw ay magkakaroon ng 3 puntos. At 1 puntos naman kapag 1 pamantayan lamang. Mahusay, binabati ko kayo sa inyong ipinakitang pagtiyaga at kahusayan. Kung mayroong bahagi sa module na ito na hindi mo naunawaan, mangyaring makipag-ugnayan ka sa iyong guro. Magaling at mahusay, ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang panibagong aralin. Laging tandaan, manatiling mabuting tao. Maraming salamat, paalam!